Hey guys! Welcome back to my channel! Sorry guys kung medyo natagalan tayo sa pag-upload ng next video dahil masyado tayong busy for the past weeks. Dahil na rin sa may mga inaaral pa akong ibang software na pwede kong i-share sa inyo soon. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please support my YouTube channel. Just hit the subscribe button and then ring the bell to make sure na mapanood mo agad ang next videos ko. At sa mga hindi pa nakakaalam o bago pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng tech reviews, tips, and tutorials. Every Wednesday, 3 PM po ang upload natin ng videos simula ngayon. At ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba magpaanak ng alagang Shih Tzu o kahit anong breed ng aso sa inyong bahay. Una, para malaman kung kailan ang due ng kanyang panganak, magbilang kayo ng 60 days after niya makipag-mate. Pangalawa, after 1 week or 2 weeks, malalaman mo na buntis na kung mayat-maya siya umiihi ng paunti-unti. Pangatlo, makalipas ang 40 days, mas nagiging matakaw na ang alaga mo na parang hindi nakakain ng husto. At ang pang-apat, ika 40 to 50 days niya ay parang init na init siya at hingal na hingal. Kaya kailangan, bago siya manganak, ay mas magandang gupitan na ang alaga niyo. Panglima, nagkakaroon na ng laman o gatas ang kanyang dede. Senyales na malapit ng manganak. At ang pang-anim, kapag nagkakalahig sa sahig, ibig sabihin, oras o araw na lang bago siya manganak. Dito mo na ma-experience na kailangan mo magpuyat kasi kailangan mo talaga bantayan dahil pwedeng mamatay ang puppy kung hindi agad maalis ang nakabalot sa kanya at yung nakabara na likido sa daanan ng hangin. Mga kakailanganin sa pagpapaanak: gunting, guantes, nasal aspirator at mga lumang damit o basahan na malinis o kaya naman pwede rin gumamit ng box o karton na kasya ang inyong Shih Tzu o alagang aso. Habang nagpapaanak, maglatag ng basahan o box para maging komportable sa panganganak ang alaga niyong aso. Tingnan kung anong oras nag-umpisa mag-labor at i-check kung anong oras inilabas ang first puppy. Usually ay every 30 minutes ang paglabas ng puppy. Normal kinakain ng ina ang pinag-unanan. Huwag munang padedein ng anak habang hindi pa natatapos manganak dahil nawawala sa focus ang nanay sa panganganak. Kung hirap sa panganganak, hilutin pababa ang tiyan ilang segundo pagkatapos tumire o kaya ay hilahin o dukutin ang nakalabas na bahagi ng puppy para hindi ito bumalik papaloob. Huwag biglain, kailangan ay dahan-dahan ang paghila o pagdukot. Pagkatapos ipanganak ang lahat, punasan ng maligamgam na tubig na may alkohol ang dede at puwerta ng nanay para malinis ito bago magpadede. Maghintay ng 3 days or 5 days bago paliguan ang nanay. Punasan na lang ng basang-basahan ng maligamgam na tubig ang nanay araw-araw. May mga inilalabas pa ang nanay na likidong kulay berde na parang lumot at masangsangang amoy. Hintayin lang malabas ang dumi sa puwerta bago ito paliguan. Gumamit ng divider sa kulungan o box kung saan nagpapadede ang nanay para salitan ang malulusog at mahihinang puppies. Huwag pagsabay-sabayin padedein dahil hindi makakadede ang mahihinang puppies. Purgahin after 2 weeks ang puppies, idala sa malapit na vet clinic upang mabigyan ng record card ang inyong puppies. Sa mga may alagang aso, ngayon alam mo na o nabigyan na kita ng idea kung paano magpaanak ng aso sa bahay. Shout out nga pala kay Sir Abcidi Andrada sa mga kailangan ng repair or bibili ng used laptops ng software installation, please follow his Facebook page and contact him. Don't worry guys, this guy work hard to give you the best service at hindi ka magsisisi. So check nyo na lang yung aking description box. Shout out rin kay Jess Ararama. Please support her FB page, Jess Korean Store. Sa mga gustong umorder ng Korean food,
please contact her. Thank you and see you sa next videos ko. Bye-bye!